Bagamat dineklara ng no man's land ang bayan ng San Nicolas sa Batangas, may mga taga rito pa rin ang nagpupumilit makapasok. Sa entrada pa lamang sa papasok ng bayan, sa boundary ng Taal, ay may nadaanan kaming checkpoint ng mga tauhan ng pambansang pulisya. Wala silang pinapayagan na sibilyan na makapasok sa San Nicolas. Pero hindi lahat ng lagusan dito ay may mga bantay. Inabutan namin sa baywalk ng bayan ng ilang mga lalaki na nagbibisita sa kanilang mga bahay at alagang hayop. Si Romel, lumikas patungo sa bayan ng Cuenca pero nakalusot sa checkpoint at nakabalik sa kanilang bayan. Nakakaawaan niya ang kanilang mga hayop kung hindi pa kakainin. Bumisita lang kami sa mga bahay namin ditong naiwan, tapos sa mga alagang hayop, pinakain po namin. Tapos naglinis na rin ang bubong. Tapos yun, alis na rin maya maya. Tapos kinabukasan ulit babalik kasi kawawa naman yung mga naiwang hayop dito. Itong bayan ng San Nicolas kasama sa 14 km high risk zone ng PBOX dahil nga sa patuloy na pag-aalboruto ng Bulkan Taal. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan bumalik dito upang katulad ng mga nasa likuran ko, itong mga nasa lawa ng Taal ang kanilang ginagawa, nagpapakain ng mga alagang isda. Ayon naman kay Marlo Umandap, araw-araw siyang nagbabalik ng kanilang bayan para magpakain ng mga isda. Magpakain ng isda, tsaka magpapakain ng baboy. Oo. Ayun, nakapagpakain ka ng isda. Kapon, magpakain kami. Kapon, tigitigis ang sako. Ay ngayon? Ngayon, hindi na kami magpapakain. Bawal yata. Oo. Dahil hindi na kami makapasok doon sa Tawilisan. Ah, oo. Naharang. Inaharang na kami. Hindi na lang nilulusot lang kami doon, kaya kami nakalampas. Bagamat malapit sa Bulkang Taal, hindi anya ito natatakot dahil base sa kanilang nakikita, ay kalmado naman ang bulkan. Maganda naman ang walang bulkan. Uh-oh. Hindi na mabait na at hindi na nag-aalboruto. Anong kabahayan nyo ngayon? Hindi ito pa balik-balik. Meron naman kaming alagang baboy. Hindi kaya kami narito ay pinapakain namin. Si Nilo Landicho, lumikas naman sa bayan ng Bawan kasama ang kanyang pamilya at nagtungo lamang sa San Nicolas para malaman ang sitwasyon sa kanilang bahay. Nagbisita lamang po ng bahay. Mm-hmm. Ano yung araw-araw po kayo dito? Ano, salitan po. Salitan po, umuwi kami. Nakakainip din naman sa evacuation na eh. Wala akong magawa. Ang kanyang bahay na ipinundar ng mga magulang, nagkaroon ng fissures o crack sa dingding at sahig. Sinamahan kami ni Nilo sa kanilang bahay at ipinakita ang mga nadiskubring bitak. Ito po yung gitak. Ito po yung gitak na dahil po sa lindol. Yan, pati biga, bumigay. Nakitaan niya nila ang mga bitak noong araw ng Martes matapos silang lumikas. Bukod sa bahay ni Lito, sinamahan din niya kami sa bahay ng kanyang kumpare na nasira din dahil sa pagbitak ng pader. Itong lugar na aking kinatatayuan, dati ito mataas. Pero dahil nga sa pagsabog ng Bulkang Taal, bumaba na ito dati. Kapantay siya nitong kalye na ito. Meron ding mga fissure o bitak ng lupa. At inabot, maging itong bahay na ito na halos 2 taon pa lamang na naitatayo. Meron naman kaming mga naabutan ng mga kabataan na nanghuli ng isda. Dadalhin daw nila ito sa kanilang evacuation center upang makain. Kuya, ano gagawin nyo dyan sa ano, mga huli nyo? Alamin. Yung ano, nagpapakulam mo daw. Marami kayo nakuha? Marami din daw. Oo. Tapos, ano gagawin? Saan dadalhin yan? Sa ibang ipamamahagyan sa mga bahay. Hindi naman anya sila natatakot kainin ang mga isda dahil nakatitiyak sila na ligtas ang mga ito. Hindi ho, ligtas naman rin kainin, malinis ho. Umaasa naman ang mga ito na makababalik na sa kanilang bahay upang muling magsimula ng normal na buhay. Sana, para makapag-umpisa na ulit. Gaya niyan, mga naiwan ng bulkan, sobrang dumi. Ano ba trabaho mo bago pumutok ang bulkan? May vulcanizing shop po ako sa may banda doon. Mm-hmm. Eh, simula naman nang sumabog, wala na akong anak buhay, wala na akong pinagkakitaan. Ang bayang ito ay isa sa mga bayan na nakapalibot sa Bulkang Taal. Kaya naman, napakakapal ng abo ang ibinuga dito ng nag-aalburutong bulkan. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.